So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Muli, magandang gabi sa wadya. Tayo po ay pansumandaling manalangin at hingin natin ang guidance ng Panginoon. Father God, maraming salamat Ama sa oras na ito na kami po ay binigyan niyang pagkakataon upang mag-aral ng mga salita. But before anything else, Lord, we would like to thank you for the past days that you have provided us our needs. Thank you, Lord, for the protections that you have allowed us, that you have provided us also. Thank you, Lord, for your love. Thank you for everything, Lord. Sa oras na ito, Ama, patuloy kaming lumalapit sa inyo na sana po ay i-bless nyo kami upang maunawaan na yung mga salita, Ama. Although we have heard this for so many times, Lord, this parable of the rich fool, this time, Lord, give us, Lord, your understanding that every one of us could also understand what your message is all about. Thank you, Father God. Let your Holy Spirit be with us on top of everything. At sana po ay mabless ang bawat isa. Maraming salamat po sa pangalan po ng Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po muli. At gusto ko pong simulan yung ating pag-aaral. May mga observation tayo dito. This verse 15, sinabi dito sa last portion of verse 15. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Ano to eh? Maganda to. Ito ang tumimo agad. From the start of my reading dito sa verses nito, talagang striking to. For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Ang isang buhay raw ay hindi binubuo ng ating yung kung anong mga meron tayong mga possession in life. Even wealth, everything, knowledge, everything. Hindi raw po yun bumubuo sa atin. Ito po mga katagang to, binitawan po ng Panginoon Jesus. Doon po sa mga disciples niya. During the time that he was teaching the kingdom of God, nagtuturo siya doon. Then doon makikita rin natin, nagbigay rin siya ng warning doon sa first portion ng verse 15. Sinabi niya doon, take heed and beware of covetousness. Okay. Kung titingnan natin, tingnan nga natin yung meaning ng covetousness. Anong ibig sabihin daw niyan? Ang covetousness po, sa biblical definition, this is insatiable desire. Yung pong walang kabusugan na pagnanasa. Insatiable desire for worldly gains. For wealth, possession. Maski po yung ibig rin pong sabihin itong covetousness, unsatisfiable desire for knowledge. Medyo mabigat po ito. Yung pong talagang patuloy yung ating desire for knowledge, for greatness, status in life, in other words, greediness. Yung palang mag-acquire ng knowledge, but your desire is to be on top of everything. Parang may pakita natin sa ating kapwa, sa ating mga ano, na tayo ay full of knowledge sa mga bagay na yan. That everything we say is correct. Baka po, that is a qualified as, ano po yan, greediness or covetousness. Yun po yung desire, unsatisfiable desire. Basta worldly, that is worldly thing po. Okay. Ang mga ito po ay nabanggit ng Panginoong Jesus dahil sa isang tao. Kung mapapansin natin, yung sa verse 13, mayroong isang tao nagsalita doon. Sabi niya, yung sa karamihan, nagsabi siya, teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Maybe the man was thinking that Jesus was or is an expert of law.
Ang tingin niya doon kay Jesus, expert of law siya. Kasi talagang napakahusay. Totoo naman talaga. Totoo. Pero, but to the amazement of that man at saka yung mga taong nakikinig doon, ang sagot ni Jesus, "Man, who made me a judge or an arbitrator over you?" Masyadong ano ha? Striking din yung sagot. Vivid, clearly, with authority, sinagot niya yun. O nga naman. Although alam niya at mayroon siyang authority para gawin yun, hindi niya ginawa. He knows his boundaries. Alam ng Panginoong Jesus kung saan siya lulugar. Kasi in that time, in the old Bible days, mayroong council of law na nag-govern about the inheritance. At yun, hindi pwedeng pakialaman ng Panginoong Jesus. Kaya ang sagot niya roon, although yung request ng lalaki is parang out of tune or out of topic kasi nagtuturo ang Panginoon Jesus, biglang sumigaw siya at nagkaroon ng personal motive siya, personal desire, di po ba? So, direct ang sinagot ng Panginoon siya, "Man, who made me a judge or an arbitrator over you?" Na-discern po ng Panginoon Jesus yung kalooban ng taong yun. Alam niya ang law of inheritance. Nung panahon ni Moses, yun, makikita natin po. Maski hindi na po natin buksan sa Deuteronomy verse 21, isulat na lang po natin Deuteronomy verse 21, 15 to 17. Yun po yung rights of the firstborn. Alam ko po na encounter na natin yan. Wherein yung rights of the firstborn, yung double, ang makukuha nung panganay. Eh siguro siya, hindi panganay kaya. Parang sabi niya nga doon, "Teacher, tell my brother to divide." Speaking of divide, parang hahatiin equally. Pero sa batas noon, hindi pwede. Mas lamang ang firstborn. Yun po. So hindi siya hindi nag-intervene si Jesus Christ doon. Kaya tama lang ang sagot ng Panginoong Jesus doon. Yung pong eksenang yon is just an introduction to our topic, which is the parable of the rich fool. Yung po talaga. Ang ating po ngayon, ating tatalakayin ngayon, yung parable of the rich fool. Please allow me to entitle this as misplaced trust. Yung pong maling lugar ng pagtitiwala. Misplaced trust. Kasi every time we hear these verses, yung title nito is Parable of the Rich Fool. Pero this time, allow me to use this, to entitle this Misplaced Trust, Maling Lugar ng Pagtitiwala. Nung nabasa natin kanina yung istorya, we can describe the rich man a good planner. Magaling siyang magplano, yung rich man na to. He is a good businessman. Isipin mo halos lahat na sa kanya. Blessed man din siya kasi yung ground na kanyang pina-farm o kinukultivate ay maganda, very fertile. Blessed man siya. Basipag, frugal, masinop, achiever siya. Kaya naisip niya ito, lahat ng mga attitudes that will build a successful person ay nasa tao na to. Pero, it is noticeable that everything he said pertains or speaks only for himself. Para sa kanyang salita lang, para sa kanyang sarili lang. Yun lang, I permit. Tingnan natin yung verse 17 to 19. Sa verse 17, sinabi dito, "And he thought within himself," okay, nag-start ako, "within himself," sa kanyang sarili, "saying, what shall I do?" Huh? Started from, "what shall I do?" Then sinabi niya, "I have no room to store my crops." Yun na naman, ay na naman. So he said, "I will do this." Parang si Mr., parang si Tom Jones eh. Yung kumakanta lang, "I know," panang I know, di ba? Kung alam niyo yung kantang yon, parang firming sa sarili niya.
3 natin. Sa verse 18, sinabi niya, I will do this. I will pull down my barns and build greater. Kung sa ibang ibang pang-unawa, pwedeng sabihin natin, itong aking bahay na to ay ibabagsak ko at gagawa akong mas malaking bahay rito. Kasi I have plenty of money. May finances ako, kaya kong paggawa eh. Diba? So only for himself. So now I will pull down my barn and build greater. And there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, sabi niya doon, is, kumain ka, sasabihin niya sa kanyang, kaluluwa. Pero sa kanyang sarili yun, Teka, tingnan natin itong, At saka sasabihin niya sa akin, tuloy po natin, no? And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Relax, take your ease, eat, drink, and be merry. Yung pala ang purpose ng rich man na yon. Yung magpakasarap sa kanyang sariling, magpahinga, at saka, kumain, uminom, at magpasarap sa sarili. Okay. Ito po ay introduction lang doon sa ating sa parable natin. No? Ituloy po natin ang desire nung nung rich man na yon. Sa verse 16 sinabi rito, the ground of a certain rich man yielded plentifully. The word ground is literally defined as fertile land that produces plenty of crops. The word ground is also symbolically defined as a business. Pwede pong i-consider nating business yung ground na nakabanggit rito. Pwede rin pong ground rito ay sinasabing possession of wealth, knowledge, authority, yung pride, glory, positions in societies, position in the church, ministries, pwede rin pong mapagkamalang yung ground na yon. Kung saan siya nakatayo at naroon siya tinitingala. That explains how the rich man became full. Nakalimutan nung rich man na yon that the ground or the fertile land came from the very source of everything on earth. Nanggaling po ito sa Panginoon. Walang iba. Yun po ang nakakalimutan niya. Kaya, yung kanyang trust, matatawag nating misplaced. Akala niya, siya lahat ang gumawa noon. Then, nakalimutan niya rin na meron siya mga workers in the field who till the ground, who plant and take care of the crops. He cannot do it alone by himself. Totoo naman po yan. Kaya yung pagkalimot niya sa kanya mga manggagawa sa field, yung trust niya, misplaced din. Akala niya siya lahat ang nag-produce lahat ng mga possessions niya na yon. Yung mga crops na yon, yung mga ani niya, akala niya siya lang. Same thing with us. Sa mga businessman. Minsan nakakalimot tayo sa ating mga workers, sa ating mga empleyado na
bigyan ng pasasalamat sila. Nami-misplace yung trust natin. Akala natin sa atin lang lahat nagmumula ang kanilang mga, ang ating mga kinakain, ang ating mga binibigay sa kanila. Pero not knowing na kung wala sila, hindi rin tayo naririyan sa kalagayan natin. So this time, ito pong rich man na to, misplaced trust po siya. He should have realized that life on earth is short, and in any time, God can take away the abundant life. In verse 20, sinabi ng Panginoon dito, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Yung pala mangyayari. Pag nakalimot tayo sa Panginoon, ay tatapikin tayo niyan. Kaya sinabi dito, fool, this night your soul will be required of you. Then, whose will those things be? Saan mapupunta yon? Yung mga pinaghirapan nung mayaman na yon. Same thing with us. Yung ating mga pinupundar without hindi natin isasama ang Panginoon sa ating mga plano, hindi natin ibabalik yung ating mga tinatama sa Panginoon, saan mapupunta yon? Para lamang sa sarili natin? Even case, biglang kunin ang ating buhay, saan mapupunta yon? Wala at saka yung ating soul, saan rin mapupunta? Yun ang pinakamahirap sa lahat. Kaya yung ating pagpapagod rito sa mundong ito is what we call vanity. Makikita po yan sa Ecclesiastes chapter 1, verse 2. Sinabi rin dito sa verse 21, nasa last verse na po tayo, so is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Ngayon ganito, rich relationship with God. Paano tayo magkakaroon ng rich relationship with God? Although yung rich man dito, hindi natin alam kung ito po ay believer or non-believer. But then, para sa atin pong mga believers, kailangang malaman din natin at ma-remind tayo how to be rich or how to have a rich relationship with the Lord. Dalawa lang po ang paaalala ko sa inyo kung paano natin mabimaintain yung ating rich relationship sa Panginoon. Dahil maski tayo po ay mga believers na, minsan yung ating kaaway, our enemy is trying to cover our eyes. Tinatakpan yung ating mata, yung ating puso, upang makita natin ang kabutihan ng Panginoon. Upang makalimutan natin ang Panginoon. Upang makalimutan natin ang ating mga kasamaan, mga kapwa-believers natin, mga kapatiran. Pinapaltan yan ng kalaban ng hindi, ng mga possession, katulad ng mga nabanggit rito. So let's pray na hindi mangyari yon. And there are only two reminders for us na kailangan natin na alalahanin. Ito po ay makikita sa Matthew chapter 22, verse 27. Yung pong sinasabi dito, love God with all your heart, mind, and soul. Number one po yan. First and foremost, kailangang mahalin natin, matutuhan natin na mahalin ang Panginoong Jesus. Ang ating Diyos, ang Almighty God, kailangang ma-remind tayo sa tuwi-tuwi na. Huwag tayo magpapabaya na tayo ay dadalin ng ating kalaban sa relaxation, sa kasiyahan. So let us always be reminded to love God with all your heart. Kailangan meron tayong constant prayer, communication sa Panginoon para mapalapit tayo. And the Holy Spirit will guide us, will remind us what is the best thing to do in every day of our lives. Pangalawa, love your neighbors as yourself. Yun lang pong dalawa. Wala nang iba. Kailangan po nating maaalala unang-unang Panginoon at ang pangalawa, ang ating mga neighbors. Yung mga neighbors po natin, pwede po yung pamilya natin, pwede po yung kapatiran natin,
pwede po yung mga nangangailangan, kailangan pong alalahanin natin sila. Ang ating pong possession, whatever, maski limitless or napakalaki, wala pong halaga ito. All is vanity kung hindi natin maisishare ito sa ating kapwa. Maraming salamat po at magandang gabi po muli.